What's up mga kaibigan? Once again, this is Motozar, your Motomaster. At ngayon mga kaibigan, alam naman natin yung nangyari dahil sa bagyong Karina at pinalagkas na habagat. Napakaraming nabaha sa Kamaynilaan mga kaibigan. Kawawa naman no? Magpa-bus, ano pa, motor, sasakyan. At talaga, ang napakaraming nabaha ngayon ay itong mga motor. Grabe mga kaibigan. Ako po ay nalulungkot sa mga solid natin dyan na nabaha yung kanilang motor. Yung isa ka man sa nabahaan ng motor, kagaya niya, no? Mga Honda Click, automatic, manual, semi-automatic. Mga kaibigan, ako po ay nakikilungkot sa iyo, no? Pero, huwag ka mag-alala, kasi hindi disposable yung motor mo kung yan ay nabasa na. Mayroong mga magagawa pa tayo na maganda para yan ay muling manumbalik at tumakbo. At umandar, siyempre, at magamit mo, lalo't ginagamit mo sa hanap buhay mo, no? Kaibigan, anong unang-una mong gawin kapag alam mo na binaha kagabi ang iyong motor? Binaha kanina or hindi mo na malayan dahil biglang taas yung tubig at nalunod sa bahayan. Okay? Alam mo na nalunod hanggang dito. Okay? Automatic yan, number one, mga kaibigan, pinasok na yan ng tubig. Okay? Huwag ka nang dalawang isip pa. Lalo kung yan ay nalunod din ang iyong tambutso. So, ibig sabihin, napasok na yan. Isa pang pagpapasokan ng tubig, yung dito, paglunod na yung air filter, pumasok na yan mga kaibigan. Ngayon, anong pinakauna mong gawin? Number one, kumalma ka. At wag na wag mong susian. Wag na wag mong isusi mga kaibigan, ha? Mapa-automatic man yan or ganito, yung semi-automatic. Let's say, nabaha na. Huwag mong isusi. Kagaya niyan, nagkaroon ng power. Bakit? Pwedeng mag-ground. Lalo kung nabasa ang ECU mo. Itong motor na ito, yung mga underbone, kagaya nito, XRM, or basta mga ganitong itsura, kadalasan ang ECU nandito sa likod dito. Kung alam mo na yan ay lunod na, ibig sabihin, basa na yung ECU mo. Kung ikaw ay naka- FI na motor or naka-carburetor man, medyo safe pa pagdating sa wirings. Yung dashboard mo, pwedeng nabaha, kung nabaha talaga, nalunod na buo, magiging grounded yan mga kaibigan. Pag inon mo yung susi yan, automatic yan, mag-ground, pwedeng may mababasted na linya. At ang pinakamalala dyan sa mga automatic, nandito kasi banda sa Honda, nandito yung mga Honda Click, nandito yung ECU banda sa harapan. Magkaroon ng problema yung ECU, mas magastos mga kaibigan. Yung iba naman, nandito yung ECU sa ilalim ng upuan or dito sa banda. Pag yan ay inabot ng baha, huwag na huwag mong isusi. Kasi magkaroon ng grounding yan. At pwedeng masunog yung linya, mas malaki ang problema mga kaibigan. Pangalawa na dapat mong gawin, i-drain lahat ng liquids. Kung automatic yan, tanggalin ang langis dito sa engine oil. Tanggalin din ang langis dito sa gear oil. Okay? Kung ikaw ay semi-automatic lang, tanggalin mo lang yung engine oil. Yun yung pangalawa na dapat mong gawin. Pangatlo, baklasin mo yung spark plug. Okay? Baklasin mo yung spark plug sa, kung ikaw ay semi-automatic, andito yan, yung spark plug sa ilalim ng makina. Or ilalim nito. Andito banda, no? Tanggalin mo yung spark plug. Kung may kickstarter, pwede mo siyang i-kick. Basta nakatanggal yung spark plug. Okay? Wag na wag ninyong i-kick ng i-kick, ha? Kasi pwedeng mabingkong yung connecting rod. Kasi ang tubig hindi nakukompress. Yun yung pinagmumula ng pagkakabingkong ng connecting rod at magiging dahilan kaya lagatak yung andar ng makina kung umandar man ulit after nun na ma-change oil. Pero kung ang malala dyan, talagang nabingkong talaga, hindi na iikot, di na maglalaro yung piston kasi ipit na. Nai-stuck na. Bakit? Pinilit kasi. Kasi alam mong pinasok ng tubig, huwag mo na pilitin na paandarin. Kasi di talaga andar yan. Kasi pinasok ng tubig, hindi makompress. So, tanggal liquid, no? Pangalawa yun, tanggal liquid. Pangatlo, tanggal spark plug. Then, isali mo na rin yung tanggal ng air filter. Yan yung pangatlo natin. Huwag mong susi. Tanggalin lahat ng liquids. Gear oil, engine oil. Tanggalin ang air filter at saka spark plug. Yun yung pangatlo natin. Kung gusto mo na i-DIY lang, no? Then, after that,
change oil ka na. Palitan mo na yung mga oils, palitan mo ng filters. Tapos kung natanggal mo yung spark plug at tuyo na rin yung mga wirings, no? Panglima, dapat patuyuin mo yung mga wirings. Maging sa dashboard mo, lahat, i-blower ninyo yan. Lalo sa ECU. Kung medyo may moist-moist pa, wag na wag nyong i-salpak at wag nyong paandarin. Talagang i-blower nyo yan, tanggalin nyo yan. Tapos mga fairings niyan, tatanggalin niyo talaga 'yan kasi may mga latak-latak 'yan ng baha eh. Dapat 'yan malinisan. Okay? After na mag-blower, after na matuyo 'yung mga wiring sa dashboard, sa ECU, after niyo na ma-change oil, after na mapalitan ng air filter, after ma-drain 'yung tubig doon sa may intake manifold, dito sa airbox niyo may drain 'yan, may drainer 'yan. After niyo na ma-drain 'yan, at alam nyo na natuyo na talaga pati sa intake manifold ninyo, okay, dito sa throttle body ninyo, kung na-check nyo na wala na talagang tubig, pwede nyo na siyang, at syempre pag meron na siyang langis at naikabit na rin yung ECU, lahat ng wirings na yan tuyo na, pwede nyo siyang i-crank, okay, push start ninyo, pero nakatanggal muna yung spark plug para lumabas-labas yung tubig doon sa bandang cylinder wall or doon sa combustion chamber as you say, sa combustion chamber. Yun yung mga dapat gawin, no? Mga simple lang yun na kaya nyong gawin kung mag-DIY kayo. Pero kung hindi kayo mag-DIY, mga kaibigan, anong unang gawin nyo? Huwag ninyong isusi, huwag ninyong galawin. Kung ayaw nyo rin mag-drain, dalhin nyo na yan sa pinakamalapit na motor shop or magtawag kayo ng mekaniko kung may mag-home service. Ganun na lang, mga kaibigan. Kaysa sa pilitin yung susian, paandarin, mas lalaki gastos ninyo. Ngayon, dito sa mga semi-automatic, mas mataas kasi ito eh. Ang tatanggalin nyo lang dyan, yung langis. Okay, tanggalin nyo yung langis, tapos tulad ng nasabi ko, mga wirings dapat tuyo bago nyo susian. Yung ECU, kung nabasa man yan, may mga moist, dapat tuyo. Then, tiyakinin nyo na walang tubig or napatuyo ninyo, na blower ninyo yung airbox, palitan niyo ng air filter, yakinin niyo yung intake manifold na walang moist ng tubig para pag ini-start niyo yan, walang papasok na tubig sa combustion chamber. Kasi ang tubig kasi hindi talaga nakukompress yan. Ngayon ang nangyari, pag hindi nakompress, pag pumasok yan sa combustion chamber, okay, sisipain niya ng piston, ang bibigay doon yung connecting rod. Nabibingkong. Ang malala niyan, kung talagang nabingkong ng todo, hindi na yan iikot. Kaya na-stuck, hindi mo makik, hindi mag-engage yung starter, hindi kayang ipaikutin yung sigonyal ng starter. Bakit? Kasi nabingkong na talaga yung connecting rod, di naman niya nababali. Kaya mas malaking gastos yun. Tanggalin yung block, tanggalin yung talagang overhaul ang mangyayari, mga kaibigan. Kaya huwag na huwag niyong tangkain talaga. Lalo yung iba, hindi nga sinusian, pero ang ginawa, kick sila ng kick. Okay? Kinik nila ng kinik. Okay lang yun kung kick ka ng kick, kung tinanggal mo yung spark plug, para yung tubig mag-i-exit doon sa lagusan ng spark plug. I mean, sa butas ng spark plug. Ganun lang, mga kaibigan, sana nakatulong sa mga solid dyan. Kung nabahangin yung mga motor, itong tips na ito, makatulong man lang sa inyo. Lalo kung nabaha talaga yung motor ninyo, lunod sa baha. Hindi naman natin ginusto yan eh. Alam nyo naman. Talaga, grabing ulan. Salamat, mga kaibigan. Sana nakatulong. Bye-bye. See you in my next videos.